My former assignment, JSOG, Special Operation Group. Share ko lang, may kwento ko lang yung dating unit ko. Galing ako sa 15 Scout Ranger Company. Simula ako nag-private, nag-direto kami ng SR, regular class, Scout Ranger 135-1999. So, pag graduate ko ng Ranger, report ako ng call. Yung buwan lang, sa buwan, napunta kami ng Iloilo. So, pagkagaling namin ng Iloilo, napunta kami ng Awang, Cotabato. Pagkagaling namin ng Cotabato, proceed naman sa Basilan, sa Kabumbata, Barangay Kabumbata, Basilan City. At doon ko na i-share kung nangyari kay Gracia Burnham yung encounter namin. Simula nung pag-alis namin sa Kabumbata, kasi nag-reinforce kami doon sa mga tropa doon sa Sipay. Under ni ang aming ano noon, ni Sir Papa. Oh, battalion commander. So, ang CEO ko noon, si Captain Almonares. Nagbigay siya ng warning order sa amin para mag-prepare. So, dating kami sa Sirawai, alas 2 ng umaga. Pag dating namin doon, yung target na sinasabi namin yung box na hinahanap namin, sinundan-sundan na namin. So, bali, pagbigay ng order sa amin ni CEO, lahat ng trackings, lahat ng makikita sa area na pwedeng trace ang kalaban. So, ginawa namin ang lahat para makuha ang aming subject. So, nung dumating yung araw na nag-move na kami, radyan ako nung araw na yon. Bago ma-encounter. Ako, man, nakaka-receive ng tawag sa radyo na yung aming nahanap na box, yung target namin, kapit lang sa area namin. So, ingat lang kami at observe kasi yung kalaban, naglalaro lang, kapit lang sa lugar namin. So, nag-decide namin yung CEO na observe palagi sa paligid. Sabi na, nag-decide ang aming CEO, si Captain Almonares, mag-harboring na eh. Malakas ulan. Pumunta kami doon sa detachment ng Kapgo. Highlander ang natatandaan ko noon, yung Highlander ang pangalan ng kanilang detachment. Doon kami nag-harboring. Yung aming kumpanya, composed ng 5 team. Hinati kami doon sa area ng harboring, si CEO na high ground kami yung low ground para just in case na may nadun talaga yung kalaban, mabubunggo namin yan. Ngayon, nung araw na, nung kinabukasan na ng umaga, proceed na naman kami sa another target namin. Pagbaba, nung galing taas, sinda si Captain Almonares, pagbaba nila, pupunta sa location namin, nadaanan nila yung trackings nung kalaban. Mga on or about 7 na umaga. Nung nakita ni CEO yung trackings ng kalaban, kasi walang ibang dadaan dun sa pagitan namin kung hindi kalaban. Kasi si CEO, sa taas kami, sa baba. Yung kalaban dumaan sa pagitan namin nung gabi yun, kasi hindi namin naramdaman yung sila dahil malakas ang ulan. Yung detachment, ito lang sa baba namin, approximately mga 300
meters lang ang detachment. Ngayon, nag-decision ng nung nakita ni CEO na meron tracking, positive na kalaban kasi kadadahan lang, kasi sariwang-sariwa pa yung demand nila, nag-decision agad ang CEO ko, si Captain Almonar, na huwag nang pakawalan, sundan pa agad yung dinaanan nila yan. So, nag-start yung pahabol sa kanila. Simula sa pagkaburingan namin, hindi na kami huminto hanggat hindi namin nakukuha yung box na hinahanap namin, yung target namin. Hindi na si Burnham yun, panahon na yun. Ngayon, sa ni CEO, kahit huwag na magluto ng kalian, kasi kaming hirap ng dinaanan. Yung mga dinadaanan nila, ano din, kasi siya na-obserbahan namin, na-obserbahan ko rin, kasi si Will train. Train talaga yung hawak kay Gracia Burnham kasi lahat ang dinadaanan nila na trackings nila, minsan, pinabalik nila para hindi makita sundan sila. Lamang, pag sa hirap ang dinadaanan nila, kasi hindi alam ang laban nila. Kaya, inabdak nila si, ano, si Edwin, yung empleyadong laging. Inabdak nila yung civilian para ituro sa kanila kung saan sila dumaan, kung saan sila pwede lumabas kasi hindi nalam yung area. Sa nung oras na yun, sabi ni CEO, kailangan makakuha natin, huwag na tigilan yan kasi dyan na yan, gawin natin lahat. So, ako radyo man, matawag din ako sa mga troops namin kasi yung mga troops namin, nasa palit lang din namin. Kami naglalaro sa baba, sila taas, kasama na yung mga sniper. Under ni Captain Este. Yung mga CEO, sinda Captain Baloy, Captain Andres sa 14 at saka 7 company, sila yung mga kabaling kumpanya namin sa area. 11 company, Ranger, at saka sniper ang naglaro doon. Ngayon, sabi ni CEO sa amin, huwag masyadong magtagal kapag mag kasi pinunan tropa. Tanghali, sinusundan-sundan pa rin namin. Sila, dumadaan ng mga creek doon, masabit-sabit. Siguro, sobrang takot din nila o talaga para makaiwas sa mga sundalo. Nalalagay yung kanilang mga container na maliliit. Nalagay nila ng tubig. Tapos yung medyas pa na tali-tali, may mga brief pangat, huhulog yun. So, ang hindi na dinadaanan talaga creek na gumagatala sila ng sarili nilang daan. Ganun. Kung talaga saan. Misa, sa sobrang lakas ng ulan, mawala yung tracking nila. Kasi hindi namin matasyon kung saan. Hold na naman kami. Siguro, 5 to 10 minutes, nakahold kami para hanapin yung tracking nila. Ngayon, yung lady scout namin, si PFC Tamayo, si Late Tamayo, namatay na siya. Si Late Tamayo, aming lady scout. So, wala siyang ginawa kundi hanapin talaga yung tracking. So, dahil sa magaling siya, tinuruan sa ranger ng tracking, sa counter-tracking, nasundan-sundan pa namin sila. Dahil dun sa misan, sa sobrang gutom na rin nila, wala na rin sila kinakain. Yung mga marang hindi pa masyadong nyug, tsaka yung nyug na kinakain nila, kinakain nila, tapos dinudulaan nila. Siyempre, yun ang aming indication, masundan sila. Pag nawawala yung tracking nila, yung combat nila, yung hindi naman combat suit nila, yung raincoat, yung ano, sinusundan niya, tapos buta. Yun. Hanggang sa tanghali na, kainan na, sabi ni CEO, huwag na tayong magluto. Basta sundan natin, kaya natin yan. Basta hits at ma-hits natin. Nag-decide yung mga platoon si Master Hagmok na magluto kahit bilisan lang. Para masundan natin yung para hindi mawala yung tracking. So, kakain namin, habang kumakain, nagluto na uli kami dyan. Habang kumakain, nagluto yan. Tapos namin kumain, tapos na rin luto. So, sa susunod na hapon uli, pagkain, is prepare na naman. Kakain ka, luluto. Kakain ka, luluto. Ganun yung aming take para hindi kami magutom. Medyo kami, nahirapan nung panahon na yon dahil full ano kami, full
kami noon dahil career supply lang namin. One basic load ng battery, yung daladala ko. Walang walang bawas, hindi nabawasan, hindi nadalagan. So yung mga kasamahan namin, hindi mabawasan pa yung mga dala kasi hindi pa nakakaluto, hindi pa lang namin. Nung pagkatapos namin kain, sinunan uli namin sila. Sobrang haba na ng aming kasusunod sa kanila. Yung ibang tropa namin naiiwan na kasi sobrang bigat yung 60, lalo sa 60 gunner namin, naiiwan na siya. Ang sabi ng nisip, bigis ba sunda lang, kahit naiwan, sunod ka lang, kung naiwan ka, sunod ka lang, kasi mayroon pa naman sumusunod ka, mga tropa. Mga alas 3, mag-a-stress yun ng hapon, mayroon pagod ng tropa, mayroon dito sa raids, medyo baba yon. Nag-hold kami doon. Medyo matagal-tagal kami nag-hold doon kasi nga, sobrang pagod na tropa, naputol-putol na dahil sa namin talagang abutan yung aming sinusundan na trackings. Ang ginawa ng ibang tropa, secure siyempre, sa ranger naman, kailangan around security kagadyan. Hindi pa tatapos yung dulo na dumating all around security kagadyan, automatic yan, hindi na kailangan utusan kung na sector of fire mo. So, kami naman, abang nakaupo na una na nagpapahinga, kumuha ng bino. So, may binabino kami sa bawat bundok. Nakikita na kami may tao. So, alam namin, tawag kami sa radyo kung sino yung narito, sir na ito, kasi mayroon kami nakitang tao. Sa mga tropa namin, sa taas nga, yung mga ibang kumpanya namin ng ranger. So, nagsabi si CEO, kapag pahinga na, tayo lahat, move. Kaya makuha yung target na yan. So, yung aming lead scout, si PFC Tamayo, ano siya? Dito siya dumaan sa may gilid ng creek. Kasi, sabi niya, mas maganda rito para hindi kumikapan, hindi basta-basta makita. Kasi, siyempre, sa ranger, kailangan ng concealment yan para advantage ka palagi sa kalaban. Pag baba niya, yung one team pa lang namin ang nakakatayo, hindi pa sumusunod yung team kasi nga ba ang sunod no, pagka nag harboring nakaano na nakaupo tapos dahil isa-isa tumatayo yan pag boom na hindi pa nakakatayo lahat ang isang section siya pa lang bumalik si Late Tamayo siya ang discount siya ang unang bumaba doon sa may creek tumakbo siya pabalik tumakbo siya putang tropa parang nagsisi siya na bumapa siya, dapa. Tapos tinawag yung team leader, si Master Agamok. Master, nandito yung kalaban, nandito. Nakaharapin sila, nakaponcho na sila, nakaduyan-duyan na sila. So nag-isip agad si CEO, wag agad doon kay CEO. Sir, positive sir, sir, foreign po. Sir, nandito yung ano, yung hinahanap natin box. Baka ito na yun, sir. Nakaduyan sila, sir. Sige. Parang tropa. So, yung nakita namin ng kalaban, yung isang team namin kagad, nakaplaster na siya, nakikita namin ang kalaban, dikit na namin ng mga 15 meters lang, hindi kami makadikit masyado, dahil pababa, maliliit lang yung kung didikit kami, mahulog kami, doon kami mag-shoot sa kalaban, kasi ang paa namin, tinutukod lang namin sa lupa, ibinabao ng kumbat, para hindi kami madit sa kalaban, hawak lang kami sa kahoy-kahoy na maliliit, dahil baka mag-diretso kami doon, mahulog kami sa may sa kanila, sa kalaban. Dahil ang kalaban, nasa duyan-duyan lang. So, sobrang lakas ng ulan, hindi na sila makalabas ng kanilang duyan. Kasi blue pa yung ginawang poncho. Pinaka ano. Basta pinpointed namin lahat. Lahat ng nasa duyan, may naka-aiming na one team na yan. Just in case na yung isang team namin, mga team namin nagpo-position, pag na-detect na, bumbahan na kagila para hindi na mag-react. Yun. Hindi pa naka... pag pwesto nung dalawang team, kasi ilan lang yung nakikita namin, sabi ni Master Agamok, ako ang unang puputok. Kapag pumutok, synchronize yan, sabay-sabay na tayo na pumutok. Basta lahat ng nakikita natin, basta ingat lang, ingat, dandahan, baka may hulog. Kasi baba yun eh, maano talaga, creek na creek. Yun, creek na yun, kakatubig lang siya kapag umuulan. Kapag hindi na umuulan, na, creek na yun. Doon sila nagdandahan, may malaking bak dito sa gilid. Siyempre, para rin sundalo, kung saan yung may cover, doon din sila, gilid-gilid. Pag ni Master Agmok,
doon na nag-start yung firefight. Hindi nga naka-release ang kalaban ng safety. Doon. Nung wala pang 5 minutes, ilang minuto na tutukan si Spike Kad. Kasi wala na kami nakikita kalaban na magalaw. Kasi nga, lahat nakatumba na. Hindi na kung sino yun. Sabi ni CEO, Captain Munares, shirts. Siyempre ako, hindi naman ako nag-shirts kasi nga, nakarajuman man ako. Tumatawa ako, sabi ko sa kanya, sir, for info, positive, ito yung hinahanap natin, sir. Si ano man ito, sir. Sabi ko, si Gracia Burnham ito, sir, positive. Sabi niya, sige, tingnan niyo kung siya talaga. I-confirm mo. Si sir, positive, sir. Si Gracia Burnham, sir. Sir, si ano, sir, si Idiburayap, patay din yun, yung abak salamit. Yun, patay siya doon. On the spot, agad siya. Si Martin Burnham, patay din siya. Kasi, dibdib kasi, hindi naman namin alam na basta lahat ng nadoon, tinira talaga ng tropa yun. Kasi nakabunit sila. Ganun, ang alam, kalaban lahat. So, nung nag-cover namin, nakita namin, kasi Martin, nakadapa kay Gracia Burnham. Putok, napaan si Gracia Burnham ni ang asawa niya. So, ang tama lang ni Gracia Burnham, hita lang siya. So, nung clear na, na-shirt ng tropa, nag-advance na, na tropa, na-clear na, sabi ni CEO, yung lahat ng, yung namatay, dalhin sa itaas, sa landing zone, para pick upin ng chopper. So, marami yung mga firearm kaban, mga patay, dinami sa taas, doon sa point ng ano, landing zone, gumawa kami ng landing zone doon. Tapos si Grasso, kawawa talaga siya, naawa kami sa kanya, dahil payat na siya, tapos grabe ginaw na siya. Payat na siya, nakakaawa na siya. Parang kung titingnan mo, may sakit na siya eh. Tapos natatakot siya sa amin, kasi baka kung anong gawin namin sa kanila. So, napakilala yung CEO namin na military kami, Philippine Army, na in-risk ko siya. Doon siya natuwa. Sabi namin, huwag kang mag-alala para iba ka namin, dalhin sa ospital. Tapos yung mga gamit ni Gracia Burnham, mga bayno, mga personal belongings nila, na-cover din namin. Yun. After ng kwentro namin, so sabi namin, kala namin tapos na kasi recover na namin si Gracia Burnham. Pinagkala sila ng chopper kahit medyo pag-alala yun. Sobrang lakas ng ulan. Napika pa rin siya. So, lahat naman ng paraan nawa namin para ma-rescue talaga siya. Ang kinalulungkot ko lang dun sa pangyayari, recover namin si Gracia Burnham. So, binigyan kami ng mga award, mga Gold Cross, Triple A, ganun, sa sundalo. Nabigyan ako ng Gold Cross, so mas masaya ako dahil nagka-Gold Cross ako. So, yung time na yun, pag meron ka isang Gold Cross, ipayin mo lang siya ng promotion, yung meritorious, ano, mapupromote ka, PFC pa yun. So, ipinail ko yung Gold Cross ko sa South. Pero masaya ako. Meron akong Gold Cross, gamitin ko sa promotion, pero nagmalungkot naman dahil yung aming file ng Gold Cross, para kami ma-promote, hindi kami na-promote dahil pinalitan yung pangalan namin. Kaya masama ang loob ko, medyo yun naman tapos na, kasi habang serbisyo ako, mapupromote din ako. Pero noong time na yun, masama ang loob ko dahil yung iba namin kasama na-promote dahil sa Gold Cross. Sa mga meritorious na yan. Pero ilan kaming mag-bats ang hindi na-promote. Kaya bago ako na-promote, dahil kay Master Francisco, kay SM Francisco, dahil sabi na, ako na yung most senior sa PFC, so may regular promotion, siya na lang magbigay sa akin ng promotion. So kinausap niya ako para ma-promote ng corporal. So hindi ko inasahan yun, although na salamat, sabi ko SM, salamat kung ganun, pero hindi ko inasahan na mapopromote ko. So, yun.
mga 2 months, nag-uli ako ng sniper. Hindi pa nakagraduate ako ng sniper, lumabas na yung aking promotion. So, salamat din ako kay Master Francis dahil sa yung tumulong din sa akin. Yun ang may kwento ko about kay Gracia Burnham. Ano nangyari dyan yung, di ba, na-impact na dun sa landing zone ng si Gracia? Ano yung mga nangyari? Ano yung decision ni Lieutenant Almonaris ang gawin niya? Ang ay, hindi. Ang nangyari, nung maibak si Gracia Burnham at saka yung Kia, ano, na isinama lang doon sa amin yung mga wounded, sa mga staff. Yung wounded, the rest, yung mga operating troops, continuous pa rin yung aming operation. Continuous pa rin yung operation namin. Hanggang sa ilang days din, ganun pa rin. Kumbaga, continuous mission, tuloy-tuloy pa rin yung aming operation. Nandun pa rin yung SR battalion namin. Ngayon, nahinto lang yung aming operation nung narinig namin sa radyo na si si Commander Abu Sayyaf nahuli na, napatay na ng SWAG. Yun ang natuwa kami. Yung ating hinahabol na commander, nahuli na. So, narinig kami sa radyo na ipopulot ang tupa kasi si Abu Sabaya, nakuha na ng mga swag. Kasi yung mga salamin niya, mga indication, yung bangka na sinakyan niya, recover ng mga... So, doon nag-end yung aming operation. Siyempre, natuwa na kami dahil ilang buwan na kami sa bundok na walang babaan yan. Resupply, pagkatapos resupply, lakad na naman, resupply. So, kami walang ginawa kundi hanapin talaga si Gracia Burnham. Niya yung panahon. Tapos ito, ito panahon na yun. Hindi ka man ano? Takot o kinabahan yung impinder niya yun? Nung panahon na yun, simple sundalo tayo, hindi natin mawala yung kaba natin. Pero dahil sa simula ako yung private, eh, operation na kami. Gamit ng Cotabato sa Narciso Ramos Highway lang kung matanig hanggang camp bago makuha yung Camp Aubacar sa may operation namin noon sa may Camp Serrato. Nanay na rin kami sa Inquitro. Kumbaga, naroon ko pa rin pero dahil sa anong trabaho natin, so talo tayo, okay lang. Normal na lang sa amin ang naramdaman. Yung, ano, excuse yung encounter, pwede ko ituro kung paano nangyari, paano namin na nakuha siya. Ito yung ano, ito yung gumamit ng ito yung ano, ito yung nangyari sa aming, kung bakit namin na-trace itong si Gracia Burnham, yung mga Abu Sayyaf na paano namin ano na kuha siya. Itong portion na ito, ito, maigas na ito, dito yung nag-harboring yung tropa, yung mga Abu Sayyaf. Ito. Ganyan. Ngayon, nakita namin ito, yung pinag-harboring nila, yung tinanan nila, itong mga ano ito, itong mga maliliit na guhit. Yan yung tinaanan nila. So, ibig sabihin ito, itong medyo may kulot-kulot na kaunti ito, ito, medyo may dito. Gumagawa talaga sila ng sarili. Ito. Itong ano na ito, dinadan, papunta rito. Dito. Ayan. Hanggang sa, ito banda, ito, ito, range ito, medyo parang na range ito. Yung sabi ko na dito kami nag-hold. Nag-hold kami dito. Para magpahinga kasi pagod na, mabigat ang dala namin. So, nakita namin ang kalaban sa creek. Ito, creek ito eh. Itong laban na ito, ito dyan. Yung creek yan, creek. And then, naman sa lead naman dito. Ito, creek. So, ang kalaban, nakita namin dito, duyan-duyan sa creek na yan. Nagduyan-duyan sila. So, nakita namin, ito, decision making ito, napakabilis.
kailangan na lang ito ng ano, kailangan din makawala. Ito nag-position ang tropa namin, itong team, itong mga bilog-bilog nito, dito nakalagay ang mga team. So nabibigal namin talaga yung kalaban, 15 meters lang. So dito banda. Yan. Sa barangay nito, sa may barangay, ano, Kulasian, barangay Kulasian na Siraway, Sambuanga, no? Sambuanga del Norte. Dito yung nagkaroon ng, ito yung mga bahay-bahay nito, yung mga punyo-punyo nila, mga duyan-duyan ito. Yan, dyan sila. Dito. Yan, yan ang posisyon namin nung counter. Yan. Nung nakuha namin yan, nung patapos ng encounter, ito, kapit lang doon sa encounter site, dito kami naglagay ng landing zone, ito, dito. Para maibak si Gracia Burnham. Ito, ginawa ko itong script na ito, para makita nila kung paano namin nakuha, nasundan si Gracia Burnham. Simula dito, sa area namin, sa posisyon namin, sinundan namin yan. Ito yung, ano ng kalaban, pababa na, hanggang sa masundan namin sila. Dito nangyari yan sa may Golf Charlie ano ito eh, 076322 sa may Kulasian, Siraway. Itong area na ito, ito encounter site. Siguro ewan ko lang kung ano ipapangalan nila sa lugar na ito. Siyempre, minsan may mga ipinapangalan sa area na yan pag nangyayaring gantong sinayo sa operation. Ito naman, yung iba, yung mga wounded doon na hindi namin nakuha lahat, hindi namin nakuha lahat yung target kasi mga cover dito, mga batuhan din yan, doyan-doyan. Ito naman yung area nila, dito sila sa area nito dumaan. Medyo pababa rin ito eh, papuntang ano yan, sa may barrio din pababa. Kasama din nila yung ano, katakbo rin dito yung si Edwin, yung implado ng laging sa Dakon. Ito yung kwento sa ano, sa nangyari sa amin, sa kay Gracia.